nakita ko kasi kung gaano kasinsero ang ating presidente at ang mga plataforma niya at ang pagtulong at pagbangon ng ating bansa ay nakikita ko sa kanya. Kaya sigurado ang ating bansa ay babangon muli. Ayun. Hindi lang 100%, make it lang. 1,000 Libo na, hindi lang ano. Magkano lang ang budget ng Pilipinas nyo? Ang dami na paggawa. Totoo yan. Bahit nung umupo si Cory, umupo si Namaan, ano ang pinagawa nila? Wala. Sa anong mura pang bigas. O ngayon, tayo nang bumibili sa yung mga ibang basa, di ba? Oo. Oh. Kasi anong masabi mo, sir, sa ano, sa after ni nung umupo si Cory Aquino, ibinintan nila Ramos yung pag-ari ng gobyerno. Anong masabi mo, sir, na especially yung Petro na mahal ng mga totoo yun. Ang taong bahay, wala tayong masabi. Kasi nakakaposisyon sila eh. Kahit na anong mangyari, ibibenta yan, di ba? Ngayon ang tanong, ba't ibibenta? Ang pag-ari ng ating bansa. Kagaya na sa Amerika, ilang building ng Las Vegas. O yan o. Sige, tanong ko. Kailan? Alam niyo siguro ito, ba't binenta ni Cory yung mga ari-arian sa Pilipinas, sa Amerika? Oo. Pero ba nagawa nung? Oo. Okay. Sana yung pera nun. Saan napunta? Oo, tama, tama. Saan napunta yan? Oh. Tapos binabaliktad pa nila si Marcos daw ay magnanakaw. Hindi, hindi totoo yun. Hindi pa mga presidente si Ferdinand Marcos. Mayaman na eh. Mm-hmm, oh, sige. Tanong ko. Paano po siya naging mayaman? O, noong mangunang panahon. Military pa siya. Siyang ano lang ano. Oh, mayaman na. Ang business niya, gold bar talaga. Mm-hmm. O, hindi po ang presidente yan. Oh, sige. Anong ba? Nasa buti. Mga vlogger kayo lahat. Yeah. Sir, anong masaya mo, sir, sa mga patuloy pa rin na inira kay Bongbong Marcos ngayon? Nagpilit siyang pinakabagsak o pinakabagsak-alipay. Oo, huwag kayo maniwala dyan. Totoo. Totoo, huwag kayo maniwala dyan. Pinabagsak. Ba't si Bongbong Marcos noon, ngayon binabagsak, didisqualify yung COC niya? Ba't nung tumabol ng congressman sa ano umabol ng senador, umabol ng vice president. Okay, dito po si si Jerry Lugto, mga kaibigan. Hello, Jerry Lugto. May kapatid ako eh. Kasama ko umabol ng mayor sa Rayan, Pampanga. Kasama ko ngayon. Sige. Totoo yung Dito lang dito si siya po ang mayor. Sir, good morning po. Sir, good morning. Good morning po. Good morning. Sir, bago po natin umpisahan ito, pwede po pakilala muna tayo sa ating mga viewers at sa ating mga kababayan Pilipino. Oo. Una po, ako po si Dr. Jerry Lugto ng Rayan, Pampanga. Opo. Yes po. Asobra po ano, humabol po ako ng mayor sa Rayan, Pampanga. So sir, tumatakbo pa lang po o mayor na? Hindi, running pa lang ako. Okay, for mayor? Opo. Okay po sir. So sir, unang katanungan, bakit po BBM? Eh siyempre, nakita ko kasi kung gaano kasinsero ang ating presidente at ang mga plataforma niya at ang pagtulong at pagbangon ng ating bansa ay nakikita ko sa kanya. Kaya sigurado ang ating bansa ay babangon muli. Ayun. Babangon muli ang ating bansa at sigurado uulat, aasenso na naman ang ating bayan. Babalik tayo muli nung unang panahon nung kanyang magulang si Ferdinand Marcos Sr. Nung siya'y nanungkulan
nakita niyo naman kung paano ang kanyang panunungkulan, kung paano ang ating bansa ay napakamura ng mga bilihan. Okay, at maraming ginawa ang ating Senior Ferdinand Marcos. At makikita nyo, hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ginagamit ng mga anak nyo, katulad ng mga kidney center, Philippine Heart Center, yan, POC Heart, lahat yan ay ginagamit ng mga daan. Kaya ako, na taus-puso talaga akong naniniwala kay BBM. At kay Sara Duterte, at sigurado muli babangon ang ating bansa. Okay. Hindi lang po yun. Ako bilang tumatakbong mayor ng Arayat at ang aking mga kababayan, unang-una binabati ko po ang mga kababayan ko ang taga Arayat, Pampanga. Yes, sir. Ako po ay nandito ngayon para magisama sa ating susunod na Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte. Siguradong-sigurado, sila po ang ating magiging Pangulo at Vice Presidente. Aking mga kababayan, pagbalik ko po dyan sa Arayat, sigurado, magsama-sama tayo muli at ibabangon ko ang bayan ng Arayat, Pampanga. Okay, sir. Ito yes. Po ang katanungan natin, kung sakasakali po si Doktor ay mahalal bilang isang mayor sa lugar nila. At si BBM po, sigurado natin siya ay magiging presidente. Okay. Sa panahon po ngayon na tayo ay may pandemya, ano po ang unang-unang may bibigay ninyong suporta kay BBM? Bilang sa bayan namin, ang maibibigay ko suporta kay BBM bilang doktor, ako ay patuloy kong pag-aaralan din how to prevent and treatment the COVID. Po ba? Yes, at isa pa, ituloy natin ang vaccination ng bawat mamamayan. At ito ay kailangan natin. At isa pa, alam nyo, sa aking pagsaliksik, ang virus ay kailangan ng isang tao. Usually, ang virus ay naano lang sa mga matatanda. Karamihan matatanda ang naapektuhan. Bakit? Kasi mahina ang kanilang immune system. So, nakuha ko rin po at napag-aralan ko kung ang isang tao ay kumpleto ng bitamina, kumpleto sa pagkain, prutas, gulay, ay sigurado malayo sa anumang sakit. Katulad ng COVID na yan, ay kailangan pag ang isang tao ay kumpleto ang kanyang pagkain, lalo na sa vitamin C, ay espihado, malayo siya sa anumang sakit. At sana lahat ng kababayan natin na prevention for this COVID ay kailangan sundin nila ang utos ng DOH. Apo. Para mga doktor nila kung paano ma-prevent at ma-treat itong COVID. At kailangan nakamask palagi. Although hindi ako nakamask ngayon, biglaan kasi ito eh. Biglaan na kaya sa dibali, sir, nakamask naman kayo. Oo, kaya sundin lang po natin kung ano ang utos ng DOH sa atin, lalo na sa aking mga kababayan, para po malayo tayo sa COVID. Okay. So sir, isa na lang po At ito po ay talagang ito ay napaka-importante sa ating bansa at sa ating mga mamamayan Pilipino. Hindi po lingid sa lahat ng Pilipino, sa ating lahat, sa mga kababayan natin na talagang malala na pong droga dito sa ating bansa. Sir, ano po ba ang pinakamagandang gagawin natin na para makontrol po natin ito? Unang-una, halimbawa, yung droga, alam mo naman, talamak na ang droga. Hindi po ba? Yes, sir. So, ang unang-unang gagawin ko sa halimbawa sa bayan namin. So, magbubuo ako ng isang task force para lahat ng mga droga, kriminal na mangyayari sa isang bayan
ay kontrolado yan. Uh-huh. At lahat ng barangay, kung pwede, ay lagyan ng isang pulis para kung ano man ang problema doon sa isang barangay, uh-huh, dapat ang mga barangay tanod ay magkikipag-cooperate sila sa mga pulis na naka-assign sa bawat barangay. Uh-huh. Oh, para masugpo ang mga droga at ang mga kriminalidad na nangyayari. Pero sa akin po, sa isang plataforma ko, palagay ko maaalis na po siguro yung droga, kriminalidad sa aming bayan. Dahil unang-una, kung ang lahat ng tao may trabaho, kahit sa anong bayan, alam nyo, makokontrol na yan yung mga droga, yung mga kriminalidad. Pero sa tulong ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos at Sara Duterte, Vice President, sigurado lahat yan ay makokontrol natin lahat yan. Basta magtulong-tulong tayo, lahat ng mga tao, lahat ng mga kababayan ko, magtulong-tulong tayo para supuin lahat ang anumang bagay na yan. Dapat may cooperation po tayo bawat isa sa atin. Ayan, tama po yan, sir. Okay. Kaya muli, mag-unite po tayo, tulong-tulong tayo, ibangon natin ang ating bansa, tulungan natin ng ating mahal na Bongbong Marcos at ang ating Vice President Sara Duterte. Ayan. At yan po, sigurado ang ating bansa ay mag-iiba at magbabago. Kailangan natin bago para sa pagbabago. Ayan. Kaya maraming salamat po. Okay po. At maraming salamat din po sa inyo, Dr. Jerry Lugtubo. Jerry. Lugtubo. Opo. Opo. Parang may nag-message dito kanina. Maraming salamat daw kay Mayor Jerry Lugtubo. Opo. So pinapanood po pala kayo ng mga kababayan ninyo. Opo. Opo. Ano? Kasi may nag-message dito. Ito, Dr. Jerry Lugtubo, para mayor na Arayat, Pampanga, mabuhay po kayo. Salamat po sa aking mga kababayan. Ang pangalan niya po ay... Kung naririnig niyo mga kababayan. Dok, ang pangalan niya po ay Teresita Santiago. Opo. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ay tinulungan at sinuporta niyo. Full support po kayo. Ayan. At tandaan niyo po, sigurado.